Good morning, Sir Engineer Nelson Lanas. Good morning po. Sir, may mga katanungan po kami about po dito sa mga problema ang ibinabato po sa atin sa pamunuan po ng Maselco. Manungod daw po sa malagiang brownout na nangyayari sa buong lalawigan ng Masbate. Yeah. Ano po ang mga posibleng mga solusyon o mga resolba sa ganito ang problema, Engineer? Unang-una, binabati ko lahat ng mga member consumers ng Maselco. Tungkol dun sa katanungan na yan, Hill, ay siguro ipararating ko lahat ng mga nangyayari dahil katulad nga ng nangyayari na ang Maselco ay parang nagkakaroon siya ng power interruption na lagi na lang. Katunayan po yan ay parating ko sa aming mga member consumers na ang pagkakaroon ng power interruption natin, nag-umpisa po ito mula nung buwan ng Mayo at naging worse itong July and June, kasalukuyan pa nga, and we are hoping po sana na ito ay mahinto na dahil inaamin naman ng ating DMCI, yung nag-iisang power provider ng Maselco, na ang ating power supply ay nagkakaroon ng kakulangan. Nagkakaroon po tayo ng load curtailment sa buong coverage area sa kadahilan ng mayroon po tayong sabihin na lang natin na ang DMCI sa ngayon ay nagba-back down kasi aging na rin yung kanilang mga power plants. Ang totoo yan ay hindi naman sa pag-ano ko yung ano doon. Lahat ng precautionary measure ay ginagawa rin ng NAPOCOR, ginagawa ng Maselco, ginagawa ng DMCI. Sa pangyayari pong ito ay nagkaroon po tayo kasi ng problema na kaya kami nag-attend nung nakaraang linggo sa Sangguniang Panlalawigan, at ang pinag-usapan dito ay tungkol doon sa ginagawa ng DMCI na hybrid solar power plant that equivalent to about 12 megawatts, na yan sana ang mag-augment sa power supply na para sa Maselco, para ma-augment yung existing genset capacity nila. Pero sa ngayon ay hindi pa rin tapos. So we're requesting for this DMCI to immediately fast-track that construction para ma-resolve na itong ating problema ng power load shedding. Aminin po natin na kung minsan may pagkakaano ang Maselco na magbigay ng advance na abiso sa consumer, sana na bago kami mag-load shed ay may bigyan ng advance information, pero yan po rin po ang aming nire-request sa DMCI kasi alam nyo po pangyayari pag biglaan na lang po na nag-backdown yung isang makina ng DMCI, siyempre, mabinis ang i-report lang po sa amin. At iniiwasan po dyan, kaya kuminsan binibigla na lang ini-interrupt ang isang feeder, or lalo na yung mga far-flank municipalities, yan ang kawawa kasi nasa load side. Ang power interruption natin kasi ay nasa rotational, no? Hindi natin ginagalaw masyado yung Masbate City kasi alam natin maraming affected pag yan ang ating interrupt. So, mostly municipalities situated in the far flank areas, yun po ang nalulod shed, no? So, kung titignan natin itong load shedding ay talagang wala po kaming magawa kundi shutdown, or else kung hindi namin sinyutdown yan ay total interruption. Alam niyo naman, pag nagkaroon ng total interruption ng DMCI, pag namatay yung kanilang thermal plant, inaabot po ng 4 to 6 hours bago ma-restore yan. So, kadahilanan po yan yung minsan. Pero we are still requesting at as much as possible that DMCI to furnish this Maselco an advance load shedding schedule so that mabigay namin yung information sa ating mga member consumers. And we are hoping that this, according to the DMCI, if they can fast track that within, I think, sabi nga nila, in a period of 2 months,
eh, pati yung kanilang repair ng kanilang nigata ay magagawa na rin. So siguro makakatulong yan and ma-stop na yung power interruption na yan. Yun. Opo, yeah. Yung kasama po namin sa Tri-Media Club, basta Tri-Media Club, si Jetro at saka si Lili. Baka may tanong kayo, ha? Paliwanag na din ni GM kanina. Ano ang GM ang hihingin ko lang po, mensahe niyo po, lalong-lalo na po doon sa mga palaging naapektuhan ng brownout natin, more on Dimasalang and Palanas. Yes. Municipality. Yes, actually, I've been to the municipality of Palanas 2 weeks ago, yes. If I'm not mistaken, and we explained the situation. In fact, kasama pati DMCI dito. And we explained about the matter of blood curtailment, that it's what's happening. And yun nga po, ay malaking bagay na pag yan ay nagawa na yung solar, hybrid solar power plant, in Katayngan, I think that is in Pitugo, that is equivalent to 12 megawatts, ay malaki pong karagdagan ito sa pagsusupply sa buong probinsya ng Masbate. Wala naman tayong ano, kasi sinabi naman ng DMCI na ipapastrack nila ito para ma-resolve itong power interruption sa buong coverage area natin. Well, of course, ating distribution line ng Masilco, sabihin na rin na mayroon din kaming kakulangan siguro because some of these barangays na mayroong busted, pero hindi naman maiwasan busted distribution transformer. Pero hindi naman po yan pangkalahatan, yan ay minimal consumers are being affected. Normal po lang na magkaroon po kami ng ano, kasi we are still on the process of rehabilitation ng aming distribution system and to improve our reliable electric service. In fact, ongoing din po yung ating tinatawag na massive tree clearing. Kanya nga aking pinaparating sa ating mga consumers na as much as possible doon sa clearing team ng Maselco. We have hired some contractors in the local area na bigyan naman nila ng approval, kasi minsan nagkakaproblema kami sa pagputol, no? And that is one of my requests also to Sangkunian, Palalawigan. And another is that siguro nakikinig man ang ating mga telephone companies in the province of Masbate. Request ko lang po na sana kanilang i-supervise yung mga contractors na gumagawa ng mga linya ng telephone companies, yung mga cable installation, kasi mukhang hindi sila nakakasunod doon sa tamang specification na lumayo sana sila doon sa backbone line ng Masilco, kasi sa ngayon marami kami nakita na napakalapit po yung kanilang cable, kuminsan nagtatat sa ating primary line na yan ang nagiging contributory sa power interruption ng Masbate. Hindi lang po doon, kundi yung joint pool agreement. Sana po sumunod ang mga telephone companies sa construction drawings to be standard, na lumayo sana sila roon sa ating distribution line by about 2 meters or 4 feet away. Ang isa pa rin po, mayroon po tayong tinatawag na yung bawal magtanim dito sa ilalim ng ano, ng Anti-Obstruction Act, nasa batas po 'yan, na hangga't maaari po wag tayong magtanim ng mga fruit bearing trees dun sa ilalim ng linya ng Masilco para hindi po makakaragdag sa mga i-clearing at hindi maiwasan natin yung power interruption. Yan lang po ang aking masasabi at patuloy po ang ating Masilco sa paggagawa ng improvement at katulad ng ginagawa ng National Power Corporation, ganun din ng DMCI, at para mas lalong ma-improve at suporta po at cooperation lang po ang inihingi ko sa ating mga member consumers at ating pong intindihan, at lahat po nito ay darating din po tayo sa pagkakataon na lahat ng objective natin ay ating maatin. Yan po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Engineer Nelson Lalas, at ating pong General Manager ng Masilco. Mabuhay po kayo. Yan.